the burden of Duma, he called it to me out of sphere. Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, the morning cometh, and also the night. If ye will inquire, inquire ye. Return, come. The burden upon Arabia, in the forest in Arabia shall ye lodge, O ye travelling companies of Dedani. The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty. They prevented him, they prevented with their bread him that fled. For they fled from the source, from the own source, and from the bent bow, and from the grievousness of war. Bow. Thus saith, for thus hath the Lord said unto me, within a year, according to the years of an hireling, all the glory of Kedar shall fade. Sabay-sabay. And the residue of the number of archers, the mighty men and the children of Kedar shall be diminished, for the Lord God of Israel hath spoken it. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong masalita. We pray na kayo pagpala sa aking pag-aaral ngayong gabi. Again, difficult verse, difficult chapter, but makita naman namin yung kalooban sa mga sa salitang ito. Makita namin ang sarili din kung saan kami pasok dito, Lord, kung saan applicable sa amin. I pray kayo po magpala. Again, ang puso at isipan namin, kayo po maganda at magturo sa amin sa bawat isa. Kailangan po lang kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapo na po. Good evening po sa lahat. Di mo kayo nainitan? Good evening. Good evening po. Title po natin ngayong gabi, this is verse 6 na. Title natin ngayon is yung last five na lang sabihin ko sa inyo, no. Isa-isa po tayo, no? Iniisa-isa natin. So as much as we can, one chapter, isang service, depende sa nilalaman, no. Pero yung last chapter 15 and 16 natin, the destruction of Moab. Chapter 17, the lot of them that love us. 18, when judgment is a gift. So medyo familiar na yung tema. Pero nakakamangha, mayroong ano eh. Hindi ko pala nagawa dito. Kasi may nagsabi, yung Isaiah daw, nagko-correspond. Kasi ilan yung chapter sa Isaiah? 66. Yeah, may 66 books ang Bible. So nagka-correspond daw yan sa ano eh. Hindi ko nagawa yun. Pero next time gagawin ko. May correlation daw eh. Hindi ko na, sayang hindi ko nagawa. But anyway, yung 21, sino na yan? Tingnan natin ha. Nabigla ko naalala eh. Anyway, second to the last, a highway out of Egypt to Assyria. And then last week, nakedness, a shameful judgment. So kung dito kayo lagi, nakakukuha niyo yan. Sana naalala nyo. So tingnan natin yung pang 21 na book. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ecclesiastes. Pwede. Okay, so ang title natin, nasabi ko na, hindi pa, ano? Title natin naman ngayong gabi is, Go Set a Watchman. Go Set a Watchman, pwede rin Ecclesiastes. Kasi alam nyo ba yung Ecclesiastes? And the preacher, no? Siya nagsasabi nung data natin matutunan. Kung sinabing watchman naman, ano yung watchman? Siya yung taga? Ha? Taga Matyag, okay? Alam nyo, watchtower. Ayan, watchtower. Ano yung watchtower? Hindi yun ano, SDA eh. Jehovah's, well, Jehovah's public kasi. Ano yung watchtower? Sa panahon nila, wala pang ano eh, wala pang GPS, wala pang satellite. Ang ginagawa nila, para malaman mo may kalaban, lagi may nakatambay doon, as in, gabi, araw, andun lang siya. Sila gusto ng ganito ba? Parang ano, parang gwardiya. Pero siya, sa malayong tanaw niya. Sila gusto ng ganon? Yan, ang sarap yung tumataro sa ano. Pero ikaw talaga dapat magtit, kasi baka may kalaban. Hanggat maaari, di ba sa gera, malayo pa yung kalaban mo, alam mo na. Kasi pag ang lapit na, saka mo lang malalaman.
Nakakapaghanda ka pa ba nun? Gagawin mo, talo ka na agad kahit malakas ka. Kaya yun ang isang mga tabaho sa kanila at yun ang focus natin ngayon. Kasi halos nakukuha na natin tema ng Isaiah, puro judgment, di ba? Pero hindi lang ganun. So mayroong mga parang every chapter may unique ano, theme. Okay? So ano pa, describe natin Watchman. So yun nga, sila yung tumitingin. So may ka, ano siya, katanong. Depende kung anong ka-shift niya, no? May pang-araw, pang-gabi. Hindi ko alam, baka siya lagi doon. Doon na siya kumakain, natin na lang pagkain. Di ba? So, dapat nakikita niya malayo pa yung may tumatakbo. Naalala ko kay David, di ba? Yung namatay si sino ba yun? Si Absalom. Dalawa yung runner na pinadala eh. Takbo pa lang, alam niya na si ano to, si ano to. So yung sabihin, hindi lang basta-basta yung watchman, napaka-importante ng pabaho niyan. Okay? At mamaya, yun nga, mas mahirap pag gabi. Kaya mamaya, mabanggitin yung gabi. So naitindihan niya na yung watchman, watchtower. Okay, so anyway, babalik natin mamaya yan. So again, ang mga tema ng Isaiah, balikan ko lang ha. So may mga minsan, may mga, hindi lang siya sa Israel si Isaiah nag-preach. Okay, nag-preach din siya sa mga outside of sa Israel and Judah kasi ganyan ang mga likod ng Diyos eh. Mahal ng Diyos lahat ng tao, amen? Amen. Almost, di ba? I mean, for God so loved the world. Except na may reprobate eh. Alam na natin yun. Kaya, pwede natin sabihin lahat ng tao mahal ng Diyos. Amen. With the exception, kaya ng exemption. So, kahit yung mga, kaya nag-preach tayo against sa mga ibang lugar, para may mga taga ron, or nandito kunwari, napunta doon, o taga ron, na napunta dito. So, alam nila yung judgment ng Diyos sa kanila, makakapag-adjust sila. Diba? Magre-repent sila sa dapat. So, yan po yan. So, natapos nga natin yung naalala natin sa Moab, Babylon, kahit Babylon yan, hindi laging kalaban yan. Ngayon, yung mga preacher na iba, pag ganun ang lagi, no? Grupo-grupo. Muslim yan, kalaban lang, patayin lahat yan. Yung mga ganong tema ng tono minsan ng preaching. That's wrong. Moab, and then Babylon, ang naalala nyo? Egypt, Assyria, and then Egypt ulit. Yan. So ngayon naman, the burden of the desert of the sea. So bansa ba yun? Anong bansa yung desierto? At tinignan mo ulit yung mapa na ito pala yung gagawin ko pala. Sobrang komplikado, hindi naman komplikado. Inaaral ko to kasi. Kailangan ko ng aking stylus. Nasaan na ba yun? Kung kailan mo kailangan, wala. Yan lang. Dapat may sarili na lagyan niyo. Anyway, pwede naman kung kumuha nun. Wala. Kamay na lang, kamay. Hindi, huwag na lang. Yeah. Ano yung balikan natin yung ating ano? Mapa. Kaya tayo nagmapa last time dito. Maps. Nakalimutan ko lagi kumuha ng malapit sa Israel. Yan. Sa inyong Judea, Judah, dati nung panahon ng Old Testament, yan, Israel dito. Judah, Israel. Ano sa palagay niyo yung land, desert of the sea? Ha? Lahat yun. Ay, makikita natin. Pero ano yung nasa, ano yung andito? Anong bansa to? Ha? Arabia. Tama. Nakita mo ata, nabasa natin, di ba? Okay. So, desert of the sea, obviously, medyo, again, ito yung pag nag-aala tayong Bible, lalo Isaiah, prophecy book, medyo may mga malalim dito na parang
maintindihan mo na malalim siya, hindi siya simpleng tinutukoy niya kasi obvious siya eh. Pag inintindi mo ha, upisayin natin. So, burden, again, yung burden, parang ayun yung gusto sabihin sa kanila ng Diyos. Bakit burden? Kasi, isa pag may gusto ko sabihin, di ba, mabigat yan eh. Lalo pag mabigat yung mensahe. Lalo, salita ng Diyos yan. Ayun yun, atake na natin ito last time. But anyway, ano daw yung gusto sabihin ng Diyos para doon sa mga bansa na to? Okay, tingnan natin. As whirlwinds in the south pass through, kagaya daw ng ipo-ipo na nanggagaling sa timog na dumadaan, so it cometh from the desert. So ano yung it? From a terrible land. So yung it dyan, actually pinaka pinag-uusapan dyan, ano to, hindi pa sinabi for the first verse. Basta mayroon daw isang bagay na kagaya daw ng ipo-ipo, dumadaan, and then galing sa disyerto, galing sa pag-terrible is nakakatakot na land, no? So ano kaya yan? The verse do, a grievous vision. Ano yung vision? Pangitain, ano yung grievous? Nakakalungkot, nakakatakot, or nakakalungkot. Ganun, mga nakaka-grievous, nakakapighati. So sad news to. So sa palagay na yung paparating. Paulit-ulit yan sa Isaiah, ha? Ano negative? Ano kaya yun? Madalas, ano yan? Judgment, ano nga, in the form of? Ano, ipo-ipo ba talaga yun? Ano ba yung madalas ginagamit ng Diyos? Battle or ano nga sila? Mga army, yan. Okay, tingnan natin yung army to. Actually, parang ganun. Sabi dito, ano yung nakita nyo dyan? The treacherous dealer, dealer treacherous. Dito yung gusto ko sana ng ano eh. Title dito, no? Treacherous. Sabihin nyo nga. Treacherous. Treacherously. Pag sinabing treacherous, nanloloko, no? Tingnan lang natin. Traidor. Parang ganun. Kasi manlolo. Talagang ano to, negative to. Treacherous. Traidor, ganyan yun eh. Treacherous. Treacherous. Mapanlin lang. Unreliable, betray yan. Likely to betray. Yan. So, anong sabihin nun? Yung treacherous, dealer treacherously. Parang obvious na eh. Ba't inulit niya pa? Parang, ang magnanakaw yan. Ang loko-loko yan. Ba't inuulit sabi dito? And the spoiler, spoil it. Yung magnanakaw yan. Ano yung sabihin ito? So, obviously, parang, ang galing, magaling yung ano ng Bible. Habang binabasa mo siya, naiintindi, lalong, ano eh, nakakukuha mo yung pangunawa mo. I mean, o naiintindihan mo yung gusto niya sabihin, yun ang gusto sabihin, okay? Anyway, di ba tayo tapos? Marami pa yan. So sabi dyan, go up, O Elam, besiege, O media, all the sighing thereof have I made to cease. Kaya sabi ko, kailangan ko stylus. But anyway, isa-isay natin ha. Marami po dito sa chapter na to binanggit, mga lugar lang po yan. Okay? So, hindi natin naisa-isahin yan, pero karamihan dyan sa Arabia nga. Okay, sa Arabia, mamaya yung Mount Seir. Sa inyo Mount Seir, bud? Sino yung nakatira sa Mount Seir? Si? Yung mga Edomites. Yung si Elam na yan, bandang ano yan, basta bansa rin yan na parang anak ni ano to, parang isa sa mga pinakamatandang anak ni sa Genesis, yung anak ata ni Shem, ganyan. Okay? So, media, alam nyo na yung media, di ba? Midianites, or parang iba pa nga itong media na to eh. Basta again, ha? Ano lang to? Ilang lugar lang to? Basta mga ano? Basta mga Arabo to. Karamihan. Okay? At sa banda dito. Iba doon, anak ni Ismael. Ganun lang yan. Okay? Hindi ko nakinabasado, pero basta doon lang lahat eh. Ulitin ko, go up, O Elam, besiege, O media. Ano yung besiege? Parang sasakupin. Isa yun sa mga way daw nilang mangsakop. No? Ginagawa, pinapalibutan nila later. Pag nagutom na yun, susuko na yun. Okay?
Sunod pa. Ito yung mga tindi, anong sabihin to? All the sighing thereof have I made to cease. Alam niyo ba yung sigh? Buntong hininga. Okay. Bakit ka nagbubuntong hininga? Either may problema ka, malungkot ka, or disappointed ka. Ganyan yan eh. So bakit daw pahihintoy ng Diyos yun? Parang yung kanina. Pag naubos na sila, wala na. Ganun lang yun. Okay? Anyway, so negative ba? Eh sabi nga kanina, grievous vision eh. Tuloy lang natin, hanggang ano to eh, hanggang 10, no? So introduction lang po itong mga mamaya doon sa Babylon. Okay? Therefore are my loins, ano yung loins? Ito mga banda dito. Filled with pain, pangs have taken a hold upon me. Basically, may sakit siya. As the pangs, sa pag sinabing pangs pain, isa lang yung pangs pain, parang kirot. Of a woman in travail. So, hindi ako magkukunwaring alam ko yan, pero sabi nila masakit daw yan, okay? Mahirap. Masakit ba yun? Mga babae, naranasan niya yan. Pero ako, nakita ko lang sa mukha ni Mrs. yan. Alam ko, masakit. Kasi iba yung mukha eh. So, isabihin lang nito, may talagang panahon na masama, no? I was bowed down at the hearing of it. So, narinig lang niya, talagang parang siyang nasaktan na. I was dismayed at seeing of it. Ano nga yung it? Alala niyo pa? Ano yung it? Yung dream or yung vision or yung kasama nun, nabagin natin ganyan, parang army. Diba? Basta magkakasama na yung army, syempre, ang kaduksong na nun, kung mananakop yan, hindi patayan, diba? Taggutom, okay na, kuha niya. My heart panted. Ano yung panted? Bug-bug. So, hindi yan in love, ano yan? Takot, no? Siyempre, nakakabahan ka na. Pray pala natin yun, yung kanyang kausap ko nga, yung ating sponsor. Nag-pray daw tayo kasi yung balita din, yung China daw. Sabi ko, wala yan. Nag-aalala. Pero imagine yung totoo yun. No? Actually, in a way, totoo yan. Eh. Napipigilan pa lang. Pero, anong gagawin natin, di ba? Nangyari po yan. Alam nyo na yung World War II. Hindi lang history yun, nangyari yun. Sa Bible, kaya pinag-usapan na dito, totoo talaga yan eh. May mga time na kala mo, lakulong ko naman ito, kasi sira siya nga eh. Wala nag-iisip nun, hindi naman gagawin yun sa panahon natin ngayon. Ano nangyari? Ano tayo ngayon? So, kaya, huwag tayong kampante. So, natatakot na raw siya. No? Fearfulness affrighted me. The night of my pleasure hath he turned into fear unto me. So, yung kahit ang dami mong andiyan ka pa, mali tayo, wala namang gera ngayon, pero naiisip mo pa lang, nababalitaan mo pa lang. Diba, natakot ka na. So, ganun daw mangyari. Anyway, repair the table, watch in the watchtower. Eat, drink, arise ye princes, and anoint the shield. Ibig sabihin, dahil andyan na yung kalaban, anong gagawin mo na? Maghanda ka na. Okay? Isa-isayin pa natin to, pero mamaya, yan natin yung message natin. Bakit? For thus hath the Lord said unto me, itong mina to, parang sa Isaiah, or pwede rin tayo, pwede mo i-take sa sarili mo yon. Kung alam mo na andyan ang danger, parating, anong gagawin mo? Nasabi dito, go set a watchman, let him declare what is he. At sige, gagawin ko na lang. Bigay ko na sa inyo application sa ngayon, di ba? Para habang inaisa-isa natin to, kasi nabanggit ko na rin naman sa inyo yan eh. Saan applicable sa atin to? So again, sa buhay Kristiyano natin, applicable to eh. Hindi mo alam, pag ikaw matagal ka na sa church, yan, may ma-observe ang kalasi Kuya Jun, sabi ko kanina, nausubok na naman.
Ganun yan eh, di ba? Blessing siya na Sunday ngayon. Kaya bibiroin ko sa Sunday yun. Isang ganun eh, pagsubok. Amen? Yung ampers, wala akong problema sa ngayon. Amen? Darating yan, si Papina, ito na, nakawa na ito ng metro. Alam ko, stop na eh. Nakagat na ng ipis, lang. Okay pa, si Bad naman, hika. Nandito pa rin. Amen? Christian, ah, sugatan na ng yelo. Buhay pa rin. Si Rapi. Wala pa. O, hintayin mo yan. Huwag natin mag-pray. Pero handa mo yung sarili mo. Ano ba yung pwede magpahinto sa'yo sa paglilingkod sa Diyos? Yan ang usapan dito eh. Kaya ngayon, fast forward na tayo. Nakita na natin. Basta, ano may pwede mangyari sa atin? Ano, mamatayan ka ng mahal sa buhay. Mawalan ka ng kung ano. Diba? Ano pa? Sige, isa-isay na natin yung pwede yan. Kung si Kenneth ngayon, salamat ito. Praise the Lord to eh. Dati na, nag-pray lang tayo sa nanay niya, diba? Pero marami pa tayo pag-pray, diba? Marami kang kapatid. Gusto bang mapahamak yung mga kapatid mo? Yung babae pa naman? Pag-pray mo, pinag-pray mo ba? Ikaw, Brad? Ikaw, Brad? Nanay niyo, ha? Sa ipag-nanay niyo, mabait pa. Ikaw, Brad? Wala pang alam siya, Jared. Sino pa ba? Natago ko pa, Mark. Dito ko nga. Dito ka, no? Wala kang katabi dyan. Stephen, dito ka na. Hindi mo si Mark. O Stephen, ano yung pwede mangyari sa'yo? Malala. So, marami yan. So, kaya ngayon, especially ano eh, yung mamataya minsan, normal na eh. Dati ka darating yan eh. Eh, paano hindi mo inaasahan? Ayaw mo talaga mangyari. Marami, maging bakla sa anak mo. Mga ganun ba? Ma-rape, mga ganyan. Nasunugan. Classmate ako nasunugan eh. Hindi kasi sila nag-rice cooker eh. Hindi, totoo, may nagsunog doon sa... Anyway. Okay, so kaya yan, imagine mo, mangyayari sa'yo yan, katulad ng pinipicture dito, anong gagawin mo? So, dyan yung takot mo. Kaya ngayon, maghanda ka na. Parang ganyan po yan, pag yung mga officer, mga official, ganyan po yan. Actually, kahit yung nakapanood sa pelikula, kahit sa totoong buhay, ganyan yan. Nagbabalak na, inaalam nila yung galaw ng kalaban. Oh, yung China, nag-alagay pala ng ganyan. Anong pwedeng gawin? Anong pwedeng mangyari? Ganyan. Nagpaplano na yan. Hindi yung, dyan na yung kalaban nyo. Wala. Hindi matutuloy yan. Naghahanda na nga. Maganda ka na rin. Ito tayo itong church natin, palaban to eh. Napalagay nyo, walang gagawin ng demonyo dito. So yan, meron na nga nangyari, di ba? Oh, pero hindi tayo hinto, hindi tayo manghihina doon. Salamat yung pamilya ng ano, hindi hinto. Pagsubok lang yan eh. Lalo pag huminto ka, ganun lalo din. Kaya hindi sinusuko yung laban, pinapanalo. Kaya sabi niya, paghandaan mo, ito na ngayon, yung pupunta yung watch in the watchtower. Isa yan sa importante, hindi pwedeng hindi mo alam yung ginagawa ng kalaban, no? Parating na siya. Eh, but eat and drink. Eh, minsan lalo pag sundalo, sabi nga lang, binabasa ko tuloy. Yung mga sa YouTube minsan, yung mga documentary sa yung Romans daw, paano sila natalo, di ba? Yung Roman Legion, napaka-pangyarihan yan eh. Ang tinira daw dyan, yung logistic nila, ganun pala yun, lalo sa panahon nila. Paano kakain yan? Paano mananalo yung hindi ako kumain? Yung gera sa kanila, taon, di ba? Itong sa Russia nga, taon na rin eh. So kaya dyan, eat, drink. So ganyan tayo ha. Pag tayo ay magigera, kailangan busog ka, kumakain ka, umiinom ka. Amen. Saan tayo kakain, iinom? Buhay Kristiyano. Magbasa ka, magpray ka, mag-attend ka. Yan ang pagkain mo, wala kang kalaban-laban. Dating na yung kalaban, di mo alam kung paano iwasan. Paano talunin? Naturingan ang Kristiyano ka, ligtas ka. Tatanungin ka, paano nangyaring ano? Ngayon, pray natin si Joshua. Medyo na ano daw yun ng mga kasama niya. Ang hirap din naman kasi hindi na pag-uusap, di ba?
So, kausapin nyo nila, sabi sa inyo, gusto ba mawala dito si Joshua? So, minsan kasi, yan, ibiganin natin, pag-pray natin. Amen? Ayun, so watchtower. Sino ngayon yung inaano ng watchtower? Mamaya, balik tayo dyan. Pero eat and drink. So, lagi kayo dapat sa church. Diba? Kung talagang, alam mo yung may mintis ka ng church, yung talagang alam mo na na hindi something na yung andaling ano, diba? Ay, may mag-aaral ako eh. Ay, maglalaba ako, magluluto ako. Ano pa? May trabaho ko. Ano pa? Lalaba, pagod ako. Ano pa? Lahat yung pwede may iwasan eh. Unless talagang nasa gasaan ka sa kanto. Diba yun? Diba? Kaya bumabaha na. Hanggang liig. Hanggang liig ni Dagul, diba? So, ilala nyo pa ba yun? So, ito din siya sabi ko. Dapat pinaglalaban nyo yung pagkain nyo. Salita ng Diyos yun. Amen? Naghahanda ka. Arise! Sabihin, gising ka dapat. Ganyan yung pag may gera na, oh. Anong gagawin natin? Hindi, ibigay na lang natin sa kanila yung ano natin. Hindi pwede yun. Ano kasi Duterte? Ye princess, ito po yung mga leader. And anoint the shield. Ano yung sabihin, anoint the shield? Sabihin po, yan kaya sabi sa inyo, matalinhaga po ito. Hindi po ito lahat ay literal lang. Pag sinabi anoint, di ba inalagyan na ng oil? O, anong magagawa nun sa shield mo? Obviously, ano yun? Spiritual yun. Ano yung shield of the spirit? Ano yung shield natin? Ephesians? Faith, di ba? Shield of faith. Bisado niyo po ba yun? Helmet of? Salvation. Breastplate of? Righteousness. Shield of? Faith. Geared about with? Truth. Ayun o. Faith shod with the preparation of the gospel. Sword of. So obviously, ibig sabihin ito, pambira ka, labanan yan. Siguraduhin mo hindi yung shield mo sira-sira. Kasi na ano ko rin yan, galing din ang paggawa nila ng shield. Kasi ang shield dapat magaan pero matibay. E paano, hindi po puro bakal. So, magaling yung ano yan eh. Anyway, tuloy natin. For thus hath the Lord said unto me, sabi niya, kaya sabi nito, go set a watchman. Okay? Sa gera, importante, merong nagmamatsyag. Pero ito yung maganda dito, sabi niya, let him declare what he seeth. Ba't kailangan masabihin ng Diyos? Siya eh, watchman na nga eh. Okay, sinasabi ko sa inyo, may lesson dito. So, sino pa yung watchman sa panahon natin ngayon? Yan, pastor, di ba? Pero pwede rin kayo. Banggit ko nga sa inyo, nakikita nyo na, mas matanda naman kayo sa kabila. Pero tama yan sa pastor. Pero kasi, mabanggit na naman dito. Alam nyo yung ibang pastor, hindi na sinasabi yung dapat nila sabihin. Lagi ko na banggit sa inyo yan, di ba? Alam nyo yun! Eh, baka may ma-offend. Baka maging controversial tayo. Tagal na tayo controversial, mga Baptist. Tingnan mo yung story natin. Matatakot maging controversial. Pero ikaw sumisira sa ano natin. Hindi ka controversial. Talaga may masasabi at dapat tayo sabi-sabi dyan. Ano? Declare what he seeth. Kung ano nakita mo, sabihin mo. Lalo sa Bible, nakita mo sa Bible. Ano? Kanina po, yung mga bakla na naman sa office namin, gano'n na naman. Buong linggo na to, kaya nga hindi ako pumasok eh. Kaya hindi lang kami pinipilit. Pero, tinitignan ko lang yung mga heading ng mga invite nila. Join us! And know how to be an ally. Ibig sabihin, tuturuan sila doon. Dodoktrinahan sila. Nakita nyo yun? Ano sasabihin natin? Eh, mga Baptist, bakla nga yung anak eh. Ano masabing mag-preach yun against doon? Ano yun? Kaya sabi dyan, pag preacher ka, kaya sabi, di ba, mga sa preaching class natin, pag andito ka na, sabihin mo na lahat ng, siguro yung magaling salita ng Diyos. Pero pag alam mong totoo, yun na yun.
You have the authority. Amen? Alamin mo rin kung saan ka saan. Pero, yun eh, sabihin mo, ano nakita ko? Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Sabihin mo. Declare, hindi lang sabi. Declare. Kasi talagang yun yun. Nakita ko, mayroong ano doon. Alala ko rin yung kwento kayo, ano, naalala niya yung, sino ba to? Nakalimutan ko sa Judges. Yung may nakikita akong mga tao. Sabi nung isa, hindi yan, mga puno lang yan. Alala niyo yan? Nakakatawa yung kwento na yun eh. Si ano nga tayo yun eh. Nakalimutan yung mga pangalan. Si Abimelech yung kalaban nila. Si ano, Gadalaya ba yung sabi niyan? Sabi niya, where now is thy mouth? Sabi doon, sabi niya, unang tapang eh. And anyway, ba't nakikita mo na may meron ng army doon? Ba't tinatanggi mo pa? Bakit ganun? Kahit ikaw, kunwari, nakikita mo, itong taong to, Kristiyanong to, wala itong patutunguhan, hindi nagme-memory verse. Palandi-landi na rin. Ang kaibigan, mas masaya sa kaibigan niyang unbeliever. Nakikita mo na kung saan pupunta yun. Hindi mo masasabihin. Eh basta rin, baka lalong maganyan eh. At least pag sinabi mo, sabi din, sabihin mo. Kung sakaling piliin niya yun, maaalala niya rin yung salita ng Diyos. Kaysa naman ikaw, dapat sinabi mo yung dapat mo sabihin, hindi mo sinabi. Amen? Mas masaya yung ano. Pag may nawawala sa atin dito, talaga nanghihinayang ako. Pero again, timbang-timbang, baka hindi ka worthy dito. Ayaw mo dito, sorry. Baka hindi ka rin karapat-dapat. Nakasira ka lang. Ganun eh. So, ba't ba tayo punta doon? Ayun, so yung pastor, especially gano'n. Kaya intindi niyo po ako. Hindi ako nang-aaway, nagsasalita lang dahil gusto ko lang. At ano kayang ano yung sasabihin ko na maraming maasaw? Yun ang iniisip ko. Maari nga, hindi eh. So, pero kailangan sabihin ang kailangan sabihin. Okay, tuloy din natin ulit yung mamaya. So, ano, meron pa dito eh. So, again, ito yung introduction hanggang verse 10 na at verse 9, yung mga nakikita niya impending danger, no? So, pero yung pinakamalaking point natin, dapat may watchman. Pag sinabing set, ibig sabihin, talagang ilagay mo yan dyan. Hindi pwedeng, pwede mo may watchman, pwedeng hindi. Pwede ba yun? Nakita mo ibang institution, walang gwadya, iba, hindi eh. Kasi, wala naman siguro, may kandado naman yan. Diba? Ibang, ano nga, ibang gwadya, anong ginagawa? Kasi, optional, diba? So, itong optional ba yung watchman, sa panahon nila, hindi. Sa panahon natin, sa tamang application, hindi rin pwede yan. Hindi pwedeng walang magsasabi kung ano yung ano. Kahit po mga member, minsan, may na-overlook ako, may hindi ako nakita. Walang problema, alamin nyo lang tama kayo. Ganun lang yon. Sabihin nyo, amen? Amen. Hindi na. Okay, so, tuloy natin. Ano ito yung nakita ngayon ng watchman? So again, ano to? Vision to. And he saw a chariot with a couple of horsemen. So alam niyo yung chariot. Kung sa atin ngayon, ano yung tangke? Hindi. Parang ano lang yan, sakayan lang yan. Pero yun ang katumbas dati sa kanila, parang tangke. Kasi ang hirap patayin ng taong nakasakay doon sa chariot. May shield siya. Ang bilis ng galaw niya. Pero siya nakakatira ng ganun. Okay? So nakakasakay dalawang tao doon. Depende nga sa laki. Okay? Dito ako nagtaka dito, chariot of camels. So hindi ko alam ano yun. Kasi siguro, maraming dala din na supplies, no? Kaya din alam. And he hearkened diligently with much heed. Ano yun? So, yung sino yung heed dyan? He hearkened diligently with much heed. Okay, very good. Diba? Wala tayong pinag-usapan eh. Yung watchman, nakatingin siya. Nung nakita niya yung mga yun, talagang tiningnan niya pa ng gusto. Pinapakinggan niya. Kasi again, sabi nga sa mga kwento sa gera, ganun yan, alam na nila yun. Uy, may spotted enemy vessel. Ano yun? I-identify mo yun. Anong kayang gawin nun? Diba? May nuclear ba yan? Alam nila po yan. Kinakabisado nila yan. Kasi dati alam mo yung kalaban mo. So ganun din, pag watchman ka, tingnan mo ng gusto. O saan sa atin applicable na naman yan?
Diba? Ganun tayo. Diba? Inaaral natin detalyado pati mga kulto eh. Inaalam ko, hindi ko sabihin na, wala yan, mga peke yan, mga yan. Paano mo sabi peke? Diba? Sabihin mo. Alamin mo rin. Ba't mo sabihin, iwasan niya yung Katoliko? Bakit? Anong pwede magawa sa atin yan? Diba? Para lahat kayo informed, alam nyo. Hindi ko kayo, kaya ako tinisiraan lang sila kasi ayoko sa kanila. Hindi, ganun. Diba? Kayo mismo, malalaman nyo bakit. So, ganun siya. So, talagang pinapakinggan niya pa. So, tinitingnan niya ng gusto. Ngayon, ito. Sabi niya, and he cried. Pag sinabing cried, sumigaw siya. Diba? Ganun yun. So, nakita mo, ano sasabihin mo? May kalaban! May kalaban! Ganun yan eh. May bell siguro yan. Eh, sabi niya, a lion, my lord! Lion ba yung nakita niya? Pero kung kumpara, pwede may kumpara sa lion. Ibig sabihin, ano yung lion? Malakas? Delikado, di ba? My lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime and I'm set in my ward the whole night. So, ba't siya ba sinabi yun again? Kasi nga, dinidescribe niya, kaya ang topic natin ngayon, yung watchman. Hindi madali watchman, madali lang gumanyan. Eh, kung gagawin mo yung isang minuto, madali lang yan. Eh kung 24/7 ka doon. Eh sabi doon, no? Araw, gabi, doon siya. So alam nyo kaya, balik tayo sa pastor, ganun. Napakahirap na alam siya, iniisip na sa pastor. Ako, pinapakiram na ako si pastor, ganyan. Mabuti nga, nung kalakasan niya, nabutang ko pa rin eh. Yun yung ramdam ko sa pastor, alam yung, ano, may kalungkutan. Kasi tinitingnan kayo, hindi ko nung alam anong natutunan nyo, may mawawala, may parang walang pakela, may pa-late-late, may... Minsan nakakalungkot, nakakasawa. No? So ngayon, pag ikaw, watchman ka, minsan yung sinasabi ko nilang tinitingin ng gusto, minsan, wala lang yun. Imagine, nandun ka kahit seven days ka doon, wala ka nakita kong diibon. Ay, may pala ka doon. Ano ba ginagawa ko dito? Di ba, ano ka sarili mo sa totoo lang eh. Ako bilang basta gano'n, mag-preach ako na maayos. Yung iba parang bored na bored. Gagawin ko pa ba ulit yun? Parang 80% dito, 90% boring. At pag tinanong mo minsan, parang di naiintindihan, di nare-retain. Yung tinuro mo, tutuloy ka pa ba? Humanly speaking. Kaya ko minsan yung mga pasok ganun, kaya naiintindihan ko yun eh. Pag nagko-compromise, hindi tama yun, pero naiintindihan ko. Kasi pag ilang taong mo ginagawa, tapos yung mga tao, ganun, iba yung walang appreciation. Sabi nga sa inyo, hindi ko lang inahanapan ko yun ng celebrate yung birthday or something eh. Ma-absorb nyo lang yung tinuturo ko. Okay na yun kasi yun ang buhay ko na eh. Ang saya ko na nun. Kaya na, pag nakikita ko sa iba yan, naawa ko nakapanghinayang ba? Dati, sigasig nito, ngayon, ganun na. Kaya yun ang sinasabi nyo dito. Nakakasawa din. Anyway, ano pa? And behold, here cometh a chariot men with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen. Ito yung medyo misteryoso, pero kung naalala nyo ating Revelation and then Daniel, nabanggit na itong Babylon is fallen sa Revelation. Dalagawa mo lang 14, 16, and then 18. Ayan, 19 yung pinaka-judgment eh, di ba? Hindi nga mali. O 18. 18 nata, sorry. 18. Kasi 19 is ano na eh. Battle of Armageddon na. So, pero dito napakaaga nito. Sa Jeremiah, binanggit din to. So, obviously, ano yung sabihin nito? Nakikita niya ba yung sa Revelation? Mangyayari? Possible. Pero again, sino ba yung Babylon? So, explain ko na lang ulit pa sa mga bago. Hindi ko maalala kung dito na kayo nun. Yung Babylon, parang pinipicture niya itong sistema ng gobyerno na galit sa Diyos. Okay? Basically. So, sa panahon natin, ganyan niya. Kaya nga nabag yung mga bakla kanina. Ito yung tanong ko eh. Ayoko nung gumawa ng skandalo dun. Hindi na ako mag-umpisa, di ba? Itong sakaling bukas, mapasok ako eh. Sakali lang, may alay dun. Oh, wala ka hapon ah. Alam, may maririnig yun. Amen?
So anyway, yung gobyerno kasi ganyan ginagawa nila, I believe, hindi naman kampi yung mga taong normal sa bakla, di ba? Pero ba nila nakakampi siya? Kasi nanggagaling yung sa taas. Alam nila kung paano, ngayon, kung mag-survey na lang sila, yun ang gawin nila. Ba't nila nagawin yun? Sino pa sa inyo ang tanggap yung mga bakla? Kasi publish nila yung resulta. Hindi nila gagawin yun. Ganyan yung style. Pag ikaw yung may kapangyarihan, iba, mamanipulate mo yung tao. Hindi dapat, pero yun ang gusto nila. So, nabanggit ko lang yan kasi itong Babylon type of government, ganyan po yung ginagawa sa panahon nila, panahon pa ng Egypt, then Assyria, Babylon, Greek, Romans, then later yung USA. Basta yung end times Babylon. Okay? So, again, interesting to kasi binanggit nga yan sa Jeremiah and then sa Revelation. So, ano sabihin ito? And all the graven images of our gods, he had broken unto the ground. So, victory pala ito. Eh, ba't kanina parang tayo sasakupin? Eh, yun nga, anong sabihin nun? Yung tinutukoy niya palang bansa dito, ito yung may pagka-features ng Babylon Empire. Yun ang sabihin nun. Nakuha niyo ba? So, though, sinasabi natin kanina, yung watchman, importante yung ano, pero, syempre, pagkalaban mo Diyos, wala kang panalo. Okay? So, pwede natin sabihin din, kasi parang nag-shift yung Bible minsan ng, ano, ng tema. Yun, no? So, of course, yung Babylon, negative yan, kalaban niya. Okay. Anyway, tuloy natin. Oh, ito yung last dito sa portion na to. Tatlo kasi actually yung part ito eh. Oh, my threshing in the corn of my floor. Ay sabihin nung, oh, my threshing. Ay sabihin nung, parang hihinayang ka. Kasi pag ginera ka, naubos yun. Diba? Ano yung magandang, ano yung magandang lugar sa Pilipinas? Meron ba? Ha? Palawan. Then yung sa Europe, yung maraming mga ano kasi doon. Pag nagka-gera doon, dinaan ng gera, sabog yun. Eh, lalo pag yung mga ganito, para sa Ukraine daw ngayon, sa isa sa mga tinitira doon, yung mga fields nila, kasi mayaman yung Ukraine sa ano eh. Sa wheat. No? Kasi nangihinaan siya, oh, my threshing! Yung threshing, yung pinag-ano ng bigas. Ah, bigas. Kung ano mang, ano yan. Harvest nila. And the corn of my floor, that which I have heard of the Lord of hosts, the God of Israel, have I declared unto you. Anong kinalaman nun? Diyan pa ba kayo? Amen. So sinasabi ngayon niyan, yung kahit po sa Revelation, naalala niyo pa yung Revelation. Isa sa mga nung yung Babylon doon is hinusgahan. Ano yung nabanggit doon? Yung inisa-isa pa, yung mga yung nanghihinayang yung mga merchants. Kasi yung Babylon daw, yung pala yung bumibili. Kasi mayaman nga eh. Nari, ikaw gumagawa ka ng anong gusto mong gawin. Sapatos. Kaninong bibibenta yan? Sa ibang tao. Pero yung mabibenta mo ng mahal yan, siyempre sa mayaman, di ba? So, binabagsakan mo ng mayaman yun. Kaya binanggit doon, pati may mga pick-up pa doon eh. May mga manservant. Mga... So, wala nang bibili noon. Mga? Lahat na eh. Ando na eh. Hindi naman lahat. Pero yung gold. Wood. So, ganun din dito. So, kaya ngayon, anong pinaka-ano dito? Mayroon dito sa, mamaya, may tatuloy pati, may dalawang lugar pa dyan na halos pareho din. So, kumbaga, nangihinayang sila sa ginawa sa ganun ng Diyos. Pag sila ay nagapi, okay? Sige, balikan natin mamaya yan. Ganun pa tayong time. The burden of Duma. Ano naman si Duma? Again, lugar lang yan sa Arabia, okay? He called it to me out of Seir. Lugar na naman. So, meron daw, the burden of Duma, again, ito yung gustong sabihin sa Duma. And then, meron daw tumatawag galing sa Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? Ako, pag pinapakinggan ko ito sa Bible ko, kasi ako, madalas na ako sa audio Bible. Ano sabi daw? What of the night? Kasi inulit pa, watchman, what of the night, watchman, out of... Anong sabihin na naman yan?
Eh, gusto mo lang sabihin bago natin na yan, yung bakit pala iniisa-isa yung mga lugar, eh isang region naman sila. So, paano lalo mong ma-internalize, katulad nito, sasakupin ang Pilipinas, ang Maynila, ibobombahin, ang Bataan, ay nagkano. Pag inisa-isa yun, lalo mo napipicture, di ba? Okay. Eh, sabi dyan, ano nga yung Watchman, what of the night? Kinabanggit ko yun sa kanina, ang hirap, darating yung kalaban mo, di ba? Lalo pag gabi. Parang gano'n ang ano ko dito eh. Ang hirap nung may kalaban kayo, paano lalo na pag gabi? Paano na pag gabi? Parang gano'n. So, yun, pag inintindi mo siya, lalo ka matatakot eh. Mas nakakatakot na may kalaban ka, pero pag at least nakikita mo, mawawarningan mo kahit ilang oras, isang ilang minuto. Paano pag gabi? O anong application sa atin yan? Diba? Kaya kasi sabi siya, magpalakas ka na habang may panahon ka. Aralin mo na. Aralin mo na, kabisaduhin mo na yan. Darating yung panahon, kailangan mo yan, wala ka. Wala kang baon. Matutokso ka, anong panlalaban mo dun? Wala, wala kang alam eh, or konti lang. Eh, basta alam ko, si Jesus, mabait na mo yan eh. Ay, pag-inuman pa nga siya eh. Kanino mo narinig yun? Sa mga lasenggo. O kaya ano ba yun? Lahat naman tayo, anak ng Diyos eh. Hindi ka nakikinig. Diba? Ano ba yung mga madalas mga ano? Eh, na-rapture naman tayo bago dumating ang Panginoon. Ayun, talagang talamak yung kalokohan yun. No? So, sinasabi dito, mahirap na kayo may kalabang ka, lalo na sa gabi. Parang inaano sa atin eh. And then, ito, dalawang verse lang po itong magkasama dito sa Duma. And sabi dyan, the watchman said, the morning cometh, and also the night, if ye will inquire ye, return come. So, again, pag binasa mo lang yun, nalang maintindihan eh. Pero kung kukunin mo yung context na naman, ano na naman? The morning cometh and also the night. So, yung pangasin na, banggit ko kanina, yung watchman, ganyan lang yun. Di mo alam kailan ng kalaban darating. Tapos kung 30 days ka dun sa kinatatayuan mo dun, di mo na alam anong araw na ba? Anong araw na ba? Doon ka lang eh. Dumarating ang araw, dumarating ang gabi. So nakakatakot, parang ganun sinasabi. Hindi mo alam kung kailan darating ang peligro, kalaban. Kaya sabi dyan, if ye will inquire ye, return come. Ano yung sabihin nun? Di ba kung ikaw, nararamdaman mo na darating yung kalaban, kanino ka magtatanong? Di ba? Alamin mo na. Kung ano yung, pero ba't may return come? Application sa atin yan. Kunwari ngayon, nakikita mo na, banggit ko na sa inyo. Kunwari, yan, sino bang... Ito kami mga magulang, kala nyo minsan, okay na kami. Wala namin kinakatakutan, alam namin lahat. Wala, di pa rin. Ang problema namin madalas, yung mga anak namin. Iniisip namin kung ano mangyayari dyan. Ngayon, kunwari, maayos ang trabaho mo. Di mo alam yung anak mo, baka... Ano, kaya magbigay? Masagasa, Stephen, mag-ano na to. Kahit malaki yan, hindi mo alam, masagasaan ka. Isa kasi nag-iisip yun. Lutang. Ano si Pastor daw, nag-iibabans yung... Bibilang daw siya ng ano. Kaya ba eh. Stipe, huwag kang ganun ha. Hindi kayo yung tuwan ng mga jeep. Anyway. So ano yung pwedeng mangyari sa anak natin? Yan, ha? Ligawan ako sino. Diba? Hindi mo alam yun. Ikaw ng barkadang ano, adik, nadala sa yabang. Diba? Ano pa? Yung aksidente, hindi mo alam eh. Iba na, nabuli naman, hindi mo alam eh. So ngayon, kung tatay ka, nanay ka, ngayon ka na, magtanong sa Diyos. Yun ang sinasabi dito. Lalo na, pag ikaw yung magpagkukulang sa Diyos, kaya may sabi niya, return kami. Alam mo yan, at alam ko rin dati, lang yung sabi, Pastor yan, kung hindi ikaw yung tirahin ng demonyo, sabi natin, naka-ano ka na, naka-establish ka na ng spiritual mo, eh paano yung mga anak mo? Paano yung mga mahal mo sa buhay? Gusto mo ba, kahit ba hindi ikaw yan, anak mo yan, ano, tuwa ka ba nun? Kung kahit tito, tita mo, pinsan mo,
Gusto mo ba yung pinsan mo nakakulong or something? Eh, pinsan mo ba yung nakakulong? Di ba? Hindi maganda. Kaya sabi dyan again, when pinag-usapan niya kanilang watchman, sinasabi niya sa'yo, alam mo na yung parating at ano, sa Diyos ka na, mag tanong ka na, bumalik ka na agad. Yung dapat mong intindihin. Intindihin mo na yung magtanong ka na, makinig ka na. Sa atin misa, kahit nasa church na, hindi pa rin nakikinig. Halatang halata, alam mo yun eh, pag kasasabi lang dito, mamaya, hindi na naman ginagawa. Kung ano yung sinabi, ayaw pang gawin. Sino gusto yung watchman dito? Nakakasal, di ba? Dito na tayo sa last. The burden of Arabia. So, dito na sinabi yung Arabia ngayon. So, again, yung dito. In the forest in Arabia, ye shall lodge. Sino yung ye? Ang sinabi, di ba? O ye traveling companies of Dedanim. Dedanim. So, sila pala yun. So, again, Dedanim or Dedan, another lugar sa Arabia. Okay, so, wala na tayong problema. Basta magkakalugar lang yan. Pero, yung tema, and then yung Kedar, mga lugar lang sa Arabia. Okay? So, sa kanila yan. So, isa-isa naman natin to. The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty. Okay. Bakit sila gutom? Bakit sila, sorry, bakit sila nauuhaw? They prevented with their bread him that fled. So, pinapainom daw nila yung gutom, nauuhaw. Bakit sila nauuhaw? Kasi sabi dyan, them that fled. Ano yung fled? Tumakas. Walang iba, no? Yung Bible, minsan pinapaigot-igot pa tayo. Pero kapag pinipicture mo kasi, lalo mo makukuha yung, ano, yung ibig sabihin. Eh. Meron daw lugar doon na dahil yung isang lugar, sinakop na, takbuhan na yun. So, tinulungan, inahatidan ngayon ng tubig at bread. Okay, yung prevented pala, ibig sabihin lang yung parang inuunahan, okay? Madalas siya sa Bible eh. So, pag na may nakita kayong parang iba yung ibig sabihin nito, malamang ibang ibig sabihin nun sa context. Tandaan nyo yun, ha? Anyway, bakit sila tumatakas? Yan, sinabi na, for they fled from the sword. Meron doon, naninira doon, may pumapatay na doon, kaya sila nagtakbuhan. From the drawn sword. So, ito yung sasabi ko sa inyo, may emphasis na naman eh. So, hindi lang sword, drawn sword. So, sabihin, dapat nakikita natin sa utang natin yun na hindi ito basta-basta na. Handa nang pumatay ito. Nakita naman yung baril. Isang sarap tingnan ng baril pag naka-display lang. Eh, pag ginagamit yun. Sa'yo. Takbuhan ka nun. And from the grievous one. So, malinaw na yung picture na may gera. Nagtatakbuhan na, for thus hath the Lord said unto me, within a year, according to the use of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail. Bilisan ko na lang to kasi, ano lang to. And the residue of the number of archers, and the mighty men of the children of Kedar pa rin, no? Shall be diminished, for the Lord God of Israel hath spoken. So, itong huling ano to, obviously, yun nga, yung kaninang, matutupad lang yung kaninang vision, grievous vision. Ibig sabihin, husgahan sila. Pero gusto kong sabihin dito, hindi ko alam exactly yung years sa panhiring. So, ano lang yan? Siguro sa panahon natin ngayon, 6 months. Yung mga, ano dyan, alam nyo ba yung contractual? So, hindi ko alam kung ano yung batas dati sa kanila. Pero madalas ginagayan dito sa Bible. Sabi, malapit na yan, mangyayari daw to. At gusto ko rin sabihin dito, yung pinaka ano sa kanila, yung pinaka judgment sila, hindi naman namatay daw lahat, di ba? So kasi minsan ganyan ang judgment ng Diyos, hindi ka namapatay lahat, pero bawas ka. Magiging mahina ka. Okay, gusto niyo ba 'yon? Eh basta mahina na ako, yun lang. Kaya hindi kahit kayo, ano, yung mga kabataan kayo, may minsan nakikita ko yung maglaro, eh yabang niyo kasi malakas kayo eh. Di ba? Ganda naman 'yon, di ba?
Na-enjoy nyo ba yung lakas nyo? Amen. Gusto nyo ma-enjoy nyo mas matagal yan? Amen. Yun ang maganda. So, huwag tayong magyabang. Amen. Amen? Amen. Kasi sinasabi ito yung mga karya na ito, hinusgahan sila eh. May panahon ka rin. Alam nyo ba yung may panahon ka rin? So, sana hindi ganun yung pinagbabantaan tayo kasi nakuloko tayo or nakikitaan tayo ng something na hindi blessing. So, again, I wrap up ko lang to. May vision sa kanila, lalo sa desert of the land, or desert of the sea, obviously, itong mga ibang bansa dito, sa Arabia. So, kailangan ng watchman. Amen? Basta kalaban yun. Again, walang kalaban-kalaban sa Bible. So, yung ibang kalaban dito, naiging bida, yung bida na yung kalaban. Ang Diyos, ang isang side ng Diyos, tsaka walang Diyos, ganun lang lagi yan. Kahit Kristiyano ka na, lumalayo ka sa Diyos, nagmamalaki ka sa Diyos, may ano ka rin, may paglalagyan ka, alam yung sabihin nun. Yung mga Kristiyano, mas miserable pa sa unsaved eh. Lagi sinasabi ni Pastor yan kasi nakita niya yun eh. Ang ligtas talaga kung ligtas, kaso miserable. Ang hirap, di, pag ikaw yung pastor, parang hirap. Anong papayo ko sa'yo? Eh kung ginawa mo to, alam ng ano, nakamang ka na sa katawan mo, yung ano man yung ginawa mo, papayo ko sa'yo. So, miserableng buhay yun. So, again, balik natin yung emphasis sa watchtower. So, tama yan. Ang pinakasaktong-sakto dyan yung pastor. Pero, pwede rin tayo maging watchman. Amen? Sa mga kapatid mo, panganay ka, or kung ikaw yung matalino sa magkakapatid, pwede bang gabayan mo yung mga kapatid mo? Amen? Amen. Itong dalawang to, ligtas na ba yung mga kapatid nyo? Alamin nyo rin. Nanay, tatay nyo, di ba? Kung ligtas na, gusto nyo ba? Maganda ba? Ano bang kalooban ng Diyos sa kanila pag ligtas ka na? Wala lang. Alam niyo, maganda sa nasa church ka, aral ka, bukod sa mga katulong ka, bago ka mga makatulong, kasi sino ba yung tumutulong na tao? Diba madalas na-establish ka muna, spiritually, ganun yun eh. Kung yung financial, paano ka makakatulong financial? Ikaw na yung in-establish mo na yung sarili mo, diba yung hirap tumulong mo, may mga ganun eh. Yung tinulungan ko po ito, tapos tinulungan ko siya ako, wala na. Ano mo kayari nun? Yung mga kwentong gano'n. Pero sabi naman nila, pinagpala naman ako ng Diyos. Okay din, di ba? Pero usually, pag assistance talaga, yung mga ka-assist, yung meron. Ganon lalo spiritual. Amen? Imagine nyo, kunwari si DM, loko-loko. Eh si kapatid niya, si Ezzy, gusto na rin magloko. Anong gagawin natin? Sabihin din, hoy, huwag ka maglolo ko ah. Eh, isa ka pa eh. Diba, sino yung mga katulong sa kanya? Sige nga. Yung maayos din. So, alam nyo naman yung gawain natin dito. Bukod sa soul winning, inaakay ng tao. So, definitely magpalakas kayo, maging spiritual, matalino, hanggat maaari, spiritual, pagmahal. Maayos yung buhay natin. Para tayo yung watchman para doon sa ibang tao. Na, nakikita naman natin, parang walang kalaban-laban eh. Parang yung masorry ng linggo. Sabi ba naman ni nanay, eh, dami ko na napuntahan eh. Noong una, ayaw pa talaga eh. Sabi nga, sino may tinanggihan nun? Yung isa tinanggihan ako, pinilit ko na kasi wala nang oras eh. Tsaka nakakaawa din. Ayaw mo na lang, totoo dyan eh. Pareho naman yun eh. Nakita niyo yung mga ganun tao, meron naman. Mabuti naman ang Diyos. Bakit hindi na nila alam kung saan sila lalapit? Anong papakinggan nila? Anong wala nang pag-asa? So, nakaka-birthday kaya again, sama kay soul winning. Lagi tayong may illustration dyan. Makikita nyo anong klaseng tao. Kahit dito sa loob. Yan, si Kenneth. Tingnan mo si Kenneth. Mukha mo spiritual. Anong kailangan ni Kenneth ngayon? Sapatos. Sapatos na siya. Kailangan niya ng gabay. Amen? Amen. Lahat tayo, si Prince, hiyain ngayon yan. Pag lumaki yan, baka mas malaki pa yung mark yan, baka maging bully pag hindi na gabayan. Amen. Si ano din, sino ba itong maliit na to?
Nakita niyo ba si Lysen? Tingnan niyo. Sino magagabay dyan? Sino magagabay dyan? Tayo-tayo din eh, di ba? So magpaka-spiritual tayo. Amen? Malala niyo ba, huwag kayong manghinayang. Yung nagtatawa ang patang dalawa eh. Huwag kayong mahiyang ano. Ikaw na. Minsan yung iba, shala na lang eh. Ano, sino ba ito? Nakatatlo. Huwag naman ano. Kaya ma-rechapter. May panahon tayo dyan. So, like pag gusto sabihin, practical application. Ayan, di ka pwede maging watchman kung malabong mata mo. Diba? So, parang gagawin mo, palinawin mo, diba? Mag-ano ka? Kumain ka ng kalabasa, diba? Nagsalamin. Kaya ngayon, may mga technology na, diba? Mga... So, anong application na naman nun? O, di tayo, mga mapagbatsyag nga eh. Alam mo dapat salita ng Diyos. Alam niyo yung mga false teacher. Ako, alam mo na agad yan. Mag nag-post lang yan. Alam mo na, ay, Calvinist to. Kasi, kahit di niya sabihin, by the way, mga Calvinist, nagtatago yan. Yung mga Mormon, Christian kami. Ganun lagi ang Christian. Tayo hindi. Baptist kami. Bahala kayo, anong babato niya sa amin. At totoo lang, wala sila may babato eh. Nang sabihin, oh, yung mga Baptist niya, nagutuo yun ng salvation by grace. Ayaw din nilang bansin kasi yun ang totoo eh. Amen. Mga kulto sa totoo lang, ano nga, once saved, always saved. Huwag mo nang pag-usapan niya, maririnig nila yung tama eh. Katoliko, hindi tayo binabanggit yan eh. Go, yeah. Go set a watchman. Pag sinabing set, ito yung gusto ko sabihin kanina. Paano ka magkakaroon ng watchman? Kailangan mo ng watchtower din. Kanino sinabi yung go set? Sa watchman ba? Kanino? Kung sino yung leader dun? Magpapatayo ka ng watchtower, mag-hire ka ng watchman, yun ang sabihing set. Ibig sabihin talagang, sabi kasi yung guardia, di ba? Talagang ano yun, may pondo yun. Sinabing set, talagang andun siya dapat. Seset up mo yun. So, sa church natin, ano sineset natin dito? Ngayon, kayo. At tinuturuan kayo. Gusto ko sabihin kanina. Next ilang years pa lang, nag-pay attention kayo sa palagay niyo ba? Yung pasto, parang kabuti ba yan na umutubo lang, palagay niyo? Nag-pay attention kayo, hindi mo alam, baka ikaw yun. Hindi ka nakikinig. Sanip na natututo ka na, hiwalay nga kayo. Tubing ko kayo. Napakahirap mag-establish sa church ngayon kasi minsan walang sa US, mayroon nagsasabi sa mga forum lang namin, ganun eh. Magpadala kayo ng pastor. Kahit si pastor dahil niya sabi ni pastor yun. Sa US daw, magpadala kayo ng pastor dito. Ano yun? Ganun-ganun lang. Pero actually, maraming ano doon, kakagat doon, pero hindi yung mga tunay. Magkano ba saldo dyan? Pag gano'n ang tanong agad, wala na yun. Wala lang tabaho yun, kaya gusto mong pastor. So set, go, set a watchman. Sino yung magseset niyan? Sino yung magseset ng missionary yung church? So tinutulungan ko lang kayo, pero suporta dapat kayo eh. Ako minsan, manghihina din ako pag parang wala ako nakikita ng response. Palagay nyo? Amen? Amen. Ganun yun. Ay, nabanggit nyo, may bisita ba tayo na Sabado, Sunday? Ayan, so sinong mag-aakay niyan? Di ba? Kayo din eh. Gagawin namin yung gagawa natin, kayo mag-pray and then pakita nyo yung ano. Excited kayo sa church, mahal yung salita ng Diyos. Amen? Ang dami po dyan. Yung nagsundo ako, yung lagi nakikita ko, mga ang gaganda ng bihis, ang kaya nag-church to, Katoliko. Iglesia ni Manalo, sayang na sayang naman. Nag-church na rin lang, no? Okay, go set a watchman. Yan ang challenge sa atin ngayon as a church. Kaya supporta natin gawain isang beses, di mo alam, baka yan si Prince pa yung magpapastor. Amen? Kahit mahiyain yan. Di mo alam. O kaya si Sandra, nene, bawal yung babae. Asawa ng pastor, di ba? Hindi yun.
Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Seemingly, ang chapter nito parang walang laman, but actually, lahat ng inyong salita ay malaman. I pray na muna ang mensahe ngayon. Go set up, yun po sinasabi nyo sa amin. Kailangan namin ng watchman, kailangan ng mundo, Panginoon. Ang watchman kung sino, sino magsasabi, de-declare kung anong nakita niya. Sa inyong salita, Panginoon, sabihin namin ang totoo. Regardless kung ano yung sabihin ng iba, ayaw marinig na may gera, ayaw nilang marinig na may impyerno, ayaw nilang marinig na may judgment. Sabihin lang namin, Panginoon, patalino niyo kami, Lord, Panginoon. Kami na po ay tulungan niyo, nakain niyo rin po, Lord, kami maging mahalin na yung salita, Panginoon, dahil doon mag-umpisa yan, mahalin salita, ang church, ang kapatiran, Panginoon, I pray na ay pong tulong sa amin. At mahalin namin salita, Panginoon, intindihin, Panginoon, nakita namin kanina kung paano namin ito inaral, minsan parang mahirap, and then again, pag kinuha yung context, hindi ito mahirap, dahil nandito po lahat ang kailangan namin. So, yun. Naman po, Lord, again, salamat sa aming bilang, Panginoon, nawa itong at ang dito, Lord, nagpapatuloy ay magpalain nyo unat sa lahat, sa unawa sa inyong salita, and then yung mga bagay, Panginoon, na hindi namin kontrolado, yun po yung inihingi namin, na kayo pong mauna at mag-provide. Alam po, Lord, again, kayo pong ingat sa bawat isa. Another week, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.